Magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo at sa ating kasamahan na nagbababuyan, magandang araw. Ngayon, pag-aaral natin, pag-uusapan natin kung kailan ba magbibigay ng antibiotics sa ating mga inahing baboy. Ang kadalasan ko pong ginagawa sa ating mga inahing baboy pag nanganak sa gabi, pinapaturukan ko na po sa aking teknisyan kinabukasan ang aking inahing baboy kasi po natatakot po ako o ayaw ko po magkaroon ng infection o pagkalagnat ang aking inahing baboy kasi po pag magkaroon ng lagnat ang ating inahing baboy at magkaroon ng infection, sanhi po yun ang ating mga inahing baboy na hindi magkakaroon ng magandang gatas. Kung magkalagnat pa at madidi ng ating mga bigs, magkakaroon sila ng pagtatae at magkalagnat din sila. So yun po ang kadalasang problema pag hindi natin pinapaturukan agad ang ating inahing baboy kinabukasan pagkatapos manganak. Pwede naman pangalawang araw, pangatlong araw, pero ayaw ko kasi magkaroon ng tinatawag na sugal. Ayaw kong sumugal na baka po magkalagnat siya, mahirap na. Halimbawa, 10 yung anak ng ating baboy, pag nahawa niyang lagnat ng inahin, wala na. Wala na yung baboy mo. Wala na yung biik mo. Okay yung inahin, makarecover. So, yung biik, mauubos yan, magtatae at mamatay pa. Sanhi na tinatawag na infection. So, dahil meron na akong sirens ngayon, so ako na magtuturok ng antibiotic sa aking inahing baboy. Kasi wala akong sirens dati. Mahal kasi ang sirens dito sa amin, si 100 plus. At hindi pa kasama yung needle. Hindi pa kasama yung pamasahe na 150 baht import. So, ang laki. So, priority ko yung tinatawag na feeds muna. So, technician ko kasi 50 pesos lang yung bayad. So, technician muna. So, ngayon kasi may sirens na ako. Ako na magtuturok. So, ngayon meron tayong antibiotic na pin mycin. So, tara! So ayan ang ating pag-aralan at pag-uusapan kung kailan ba magturok ng antibiotic sa ating mga inahing baboy na bagong panganak o nanganak na. So yan ang ating pag-aralan at pag-uusapan. So kadalasan, nagkaturok talaga ako dito. Ang technician ko is pagkatapos manganak, kinabukasan. Para iwas po kasi yung tinatawag na infection or lagnat. Pwede naman pangalawang araw, pangatlong araw, pero mas maganda kung maaari kinabukasan pagkatapos manganak. Ang inahin na to kasi is hyper o tawag dito. Pag nakita yung technician ko, nagwawar siya kasi natutroma sa injection. Isipin mo ba naman yung 16, 18 na na karayom. So tulad nito, so takot siya. So susubukan natin kung siya, kung hyper ba siya. Yan kasi yung technician ko kasi pag mag-inject diretso parang wala nang bukas. Nakakatrumas siya. Yan. Pwede din pala kung siya talaga yung magturok kasi si binanak ka na ito. Pag makita pa lang diyan sa gate, nagwawala na yung aking ina, yung itong baboy. Natrotroma. Pero super, okay naman. So, yan lang. Sana po natupulutan niyo ng aral ang konti nating tips sa pag-alaga ng baboy. At saka hindi din kalimutan i-share ang ating video para pakatulong kayo sa ating kasama sa pagbubayad sa walang pangalam o di sa pag-alaga ng baboy. Sa pamagitan ng iyong share, matutulungan nyo sila, matutulungan nyo rin ang ating channel. Yan lang. God bless us all.